Welcome po dito sa ating lingguhang scoop forum dito po sa Manila Times Studio, sa Manila Times Building, sa Intramuros. As usual po, gaya ng mga nauna nating apat na sa episode, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Southeast Asian Games na i-host po natin sa November 30 hanggang December 11 itong taong ito. At sana po ay inibita natin si Chairman Butch Ramirez ng Philippine Sports Commission para nga alamin, sa ipaalam sa atin ang overview kung paano ba natin na itinitrain ang ating mga atleta. Pero sa ika-apat na pagkakataon, eh hindi po siya nakarating, kaya at mabuti na lamang at naimbita natin ang Philippine Amateur Athletic Federation. Kasi po ang athletics naman ay simula pa nung tayo ay sumali sa Southeast Asian Games noong 1977, ay laging sila ang pinakamaraming gold medal na nadadala dito sa ating bansa. So marapat lamang na siya na ang dapat nating unahin sa ating mga interviews na gagawin para sa mga ating mga atleta. At nandito po nga po ang ating presidente ng PATAFA, dating chairman din ng Philippine Sports Commission, si Doc Philip Wico, at ang National Athletics Team Training Director, si Renato Noynoy Unso, na isa ring multi-titled campaigner para sa Pilipinas sa ating Asian Games. At pababatiin po muna sana natin siguro sila, dalawa, Agnes. Yeah, magandang gabi po, Pilipinas. Good evening sa palakasan ng Pilipinas. Sa nalalapit po nating 30th Southeast Asian Games, tayo po ay malapit na at nagiging rigid na po yung training. Kaya po ating inanyayahan ang isa sa pinaka magaling mag-deliver ng gold medals sa ating palakasan, ang Philippine Amateur Track and Field Association, na ngayon po ay pinamumunuan ng dating Philippine Sports Commission Chairman, Dr. Philip L. Wico, at siya rin po ang kasalukuyang chairman ng Philippine Superliga, at dati rin po siyang secretary ng Department of Agrarian Reform. At saka po siya ay kasama po niya si Sir Renato Unso, na marami rin pong maibabahagi sa atin tungkol po sa preparasyon ng PATAFA sa nalalapit na SEA Games. Sir Dr. Wico, baka pwede po tayong magsalita sa ating bumati po para sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Eddie at Agnes, at magandang gabi sa mga nanonood nitong programang school forum. At it is our pleasure to be here. At sabi ko kaming bigyan kayo ng latest update sa mga aming ginagawa po sa Philippine Athletics Track and Field Association. Yung po sabihin ng PATAFA, Philippine Athletics Track and Field Association. Tinanggal na namin yung word amateur dahil open sport na ngayon ng track and field. Kaya, so, we'll be very happy to give you updates on what we've been doing for the last several years in preparation for the 30th SEA Games. Nay. Magandang gabi sa lahat. Asahan niyo po na ang PATAFA ay ginagawa po lahat ng paraan para po gumanda ang performance ng ating mga atleta. Okay, Doc. Ano na ang ano, saan na tayo nandun ngayon as far as our athletes' preparation for the coming Southeast Asian Games? Are we 100% okay na or medyo may kulang-kulang pa? Well, merong cycle na sinusundan yung training ng mga athletes natin. No? Palapit na yan palapit na yung mag-peak in time for the SEA Games. Actually, yung track and field will start on December 6. Pangungunahan ng marathon where we expect our marathon queen, si Joy Tabal, to perform very well, if not win the gold medal. At meron siyang katulong itong bago nating sa marathon, si Miss Alyasco. At inaasahan natin na they will kick off the Philippine campaign on the right note by winning a gold medal right away. Ngayon, meron pa rin kaming mga weekly relays na
sinasagawa. No? Itong mga weekly relays na ito, ito'y lumalabas na parang pinaka-final tryout na para sa Philippine team, athletics team sa SEA Games. Tinuturo nga sa akin kanina ni Nonoy yung listahan ng mga definitely nasa Southeast Asian Games team na. At itong mga darating na araw, lalabas na yung mga pinaka-final entries dahil ang deadline no entry by name is September 30. So, we will hold weekly relays September 15 and 29 doon sa Clark kung saan kami nagkaroon ng weekly relay noong nakaraang linggo na dinalohan ng maraming tao including si President Vince Dizon ng BCDA at saka si Mayor Ray Perez ng Atis Village at ang aming chairman na si Congressman Rufus Rodriguez. Siguro kung gusto niyong makarinig ng mga pangalan at detalya ng ating training, I will turn over the mic to Nonoy Unso. First of all, I would like to congratulate our President and Patafa. Kami po ay nagkaroon ng isang atleta na kauna-unahan sa Pilipino na ma-qualify sa Olympics. Siya po si EJ Obiena. Ang standard po sa Olympics ay 5 meters 80 centimeters at no nakarang araw lang tumalon po si EJ ng 5.81 meters. So yun po ay sigurado na na merong Pilipino na nakahit ng standard para sa Olympics. Mm-hmm. That's very good to hear. Congratulations. And yung pong training namin at mga updates, again, naglaro po kami ng September 1 para po dun sa last final tryout para sa Southeast Asian Game, knowing na yung pong deadline ay September 8. So, marami pong naglaro ron. I think more than 200 ang nag-participate na para ma-qualify sa Southeast Asian para maging atleta po natin sa Southeast Asian. But again, na-move daw po sa September 30 yung submission ng final list natin by name. So, sabi po ni Mr. Rico na magkakaroon po ulit ng isa pang, dalawa pang tryout. One is September 15 and another one is September 29. We're hoping na yung iba pang mga hindi nakapunta, hindi nakapasok, ay pumunta po kayo. We're inviting you to join the tryout to become a member of the national team. Eddie, Agnes, siguro gusto kong sabihin, bakit ba namin sinasagad ito hanggang September 29? Yes, sir. Kasi, as much as possible, we are performing before our home crowd. Mm-hmm. We want to have the maximum 2 entries per event. Yes, po. Kundi sasayangin natin eh, yung pagkakataon. Alam mo, hindi mawawala yan. Kunwari, nag-enter ka ng isa, although medyo hindi siya kasinggaling nung first entry mo, pwedeng mangyari na pagkatapos ng competition, baka may ma-disqualify doon sa iba dahil sari-saring dahilan, no? Isa na dyan, yung doping, no? Kunwari, nag-fourth place yung ating pangalawang entry at merong natanggal dahil kasi nga dahil sa doping, aakit magiging third place, makakaka-bronze medal. Yeah. Every medal counts and we want every aspiring athlete the opportunity to have a crack at joining the national team to the SEA Games. Although alam namin na meron talaga dyang favored because of previous performance. Pero ito na rin ang pagkakataon na makita at magamit at na itong napakagandang New Clark City Track Oval, no? A very modern, it's a 20,000 seater stadium. And it has all of the facilities needed for an international event at sabi nga ng mga manlalaro napakaganda ng track para daw kutsyon. Talagang gaganda ang performance, sabi nila it's a fast track. Mabilis daw. So alam niyo, ang dami na nating pinagdaanan para tayo lumahok dito sa SEA Games ng maayos. Unang-una na lamang yung salapi na kailangan. Alam niyo naman, kaibigan natin si Chairman Ramirez, pero siya mismo inaamin yung burokrasya kung minsan sa mga government offices ay ay nagiging hadlang sa mabilis na aksyon na gustong gawin kahit na ng mga namumuno nitong mga ehensyang ito, no?
yung mga rules dyan, regulations. Eh, naintindihan natin yun. Kaya tayo tumakbo na rin sa pribadong sektor. Kaya tumulong sa atin ang Ayala Corporation. Mm-hmm. Tumutulong ang Photon. Tumutulong yung Cherry Loom, ang Milo. At pinaka-latest, itong Management Association of the Philippines. Natutulungan yung ating coaches at saka yung ating mga manlalaro. Kaya, alam niyo, siguro tatanungin niyo na rin later on kung ano ba ang dapat gawin. This has got to be an overall national effort. Hindi pwedeng yung ibang tao nandiyan nanonood lang at passive. Kailangan lumaho ka, sumali ka, tumulong ka kung paano. Kaya nagagalak kami, naririnig namin, meron daw 9,000 volunteers dyan. Tinanong ko nga kay Mr. Christian noong linggo, saan nyo ititira yung mga yan? Yung mga 9,000 volunteers na yan, dahil darating yung alas 6, aalis dyan, alas 10. Hindi naman pwedeng umuwi araw-araw yan. Hahanapan daw ng solusyon yun. Pero, yan ang example ng kapit bisig at saka bayanihan. Kaya kami naman, on our part, we will do our best. Meron kami yung mga manlalaro ngayon na nagte-training sa ibang bansa. Katulad ni EJ o Vienna. Alam niyo ba, si EJ, nakadalawang Pasko na yan. 2014. Tumigil pa ng pag-aaral yan sa University of Santo Tomas. Napakaganda pa naman ang kurso dyan, yung Electronics Communications Engineering. At hindi na bumabata si EJ, 22. Magte-24 sa November 17. So, kailangan na rin, pagkatapos nito si EJ, siguro bumalik sa eskwela para matapos. Meron kami mga ibang mga PhilAMS na lumalahok ngayon sa Italy. Sa Italy rin, ano? Sa Siena, sa Italy, si Christina Nat, ang ating pambato sa 100 at 200 meters, at si Robin Brown, na ating pambato sa 400 meter hurdle sa babae, at kung sakasakali, baka tumakbo na rin ng 400 meter individual or sa 4x400 meter relay, no? Of course, si Eric Ray, patuloy ang pag-iensayo. At yung ating mga ibang PhilAMS, no? Nandyan si William Morrison sa shot put, si Carter Lilly sa 800 meters, si Natalie Uy sa pole vault na siyang nag-bronze medal sa Asian Championship, nagte-training ngayon sa Kentucky, at si Aliana Nicolas, nagte-training ngayon sa California. At ang coach ni Aliana, kung matatandaan ninyo, yung dating pole vaulter natin. Si Laschetti. Edward Laschetti, na napakabait. Binibigay ng libre yung kanyang oras at kanyang kaalaman kay Aliana Nicolas, natika San Jose. At nung linggo, lumahok for the first time si Said Germali. Si Said Germali, ang ama niyan ay isang Moroccan na distance runner. Ang ina niya ay mga lahi ng Kilban. Napag-usapan niyo yung siklista sa Pangasinan. At dumating nung Webes, lumahok nung Linggo, umalis nung Lunes. Pumunta lang dito para mag-try out. Kasi sinabi namin, Ninonoy, na kung gusto niyo talagang sumali dito, sumunod kayo sa proseso. Because ang proseso natin dito, at by the way, itong mga PhilAMS, hindi namin hinanap ito, ha? Nag-volunteer. Sila nag-volunteer. Ito isa sa mga maganda dito sa internet, eh. Mm-hmm. Facebook. Nakikita nila. Social media. Lahat po yan. Nag-presenta. Hindi ho kami nag-scout. Hindi ho kami naghanap ng tao. Hindi kami gumastos. Ako, puro telepono lang. At nga lang, medyo iba yung oras. Nakakapuyat. Iba yung oras sila doon, eh. Different time zone. So, nandiyan si Eric Ray, patuloy ang pag-iensayo. So, we've got about 8 to 10 Phil Americans. And then, mga as of now, 17 or 20 homegrown talents, no? So, maybe baka merong gusto idagdag si Nonoy. Right now, meron na po tayong na-qualify na 17 na atleta para mag-participate sa Southeast Asian Game.
ang qualifying po natin ay third place finish nung previous Southeast Asian Game, 2017 Southeast Asian Game. So, 17 na po yung naka-qualify sa atin. And we're hoping na ito po ay madadagdagan. But then again, marami po nagsasabi na dito naman sa atin yung laro, so, di sana mag-entry na po tayo sa mga lahat. Event. Pero minsan po, katulad po ng sinabi ni Mr. Wico, meron po kaming sinusunod na standard. Eh, maaring first siya sa kanyang event, pero kunyari sa long distance, may ikutan naman siya ng 5 ikot sa 10,000 meters, eh parang hindi naman competitive. So, yun po yung pinag-aaralan ngayon. Again, magsasubmit tayo yung tinatawag na long list po sa 30 ng September. Pero ngayon po, ina-identify na po natin kung sino yung mga papasok dun sa long list. Kasi ang mangyayari po niyan, kung na-qualify siya at wala naman po siya dun sa long list, hindi rin po siya makakalaro. So, yung ina-expect po namin na meron pa, kunyari, sa 100 meters, and meron na po nakapasok na si Eric Ray, pero ina-expect namin, for example, yung champion ng UAAP, champion ng NCAA, nilalagay na po namin yon dun sa long list. Kasi po, madali magbawas. Pero kapag hindi po napasok doon, hindi na kayo pwedeng magdagdag. Napakarami pong mga nag-try out noong nakaraang September 1, more than 200 or 300 na mga athletes po na interesado na sumama doon sa ating national team sa track and field. So again, iniimbitahan po namin kayo. Ang training po namin ay ngayon nasa Capas, Tarlac. Napakaganda po ng ibinigay sa amin doon ng mga tirahan, mga bago at maayos na maayos. Apartment type? Condominium. Pero again, nagpapasalamat po kami, hindi lang po din sa private na mga tumutulong sa amin sa private sector. Of course, yung Philippine Sports Commission din po, sabi nga ni Sir, medyo mahirap nga yung budget, pero tuloy-tuloy po yung pagtulong nila sa amin. Lalong-lalo na po yung, alam nyo po, ang napaka-importante po sa training ay yung pakain, no? Kahit na gano'ng karami yung training mo, pag ang gutom ka, alam ni Eddie yan, eh. Mga panahon namin, eh. Talagang hirap kami. Pero, yun po, si Mr. Wico ay naghanap ng mga sponsors para tumulong. Again, pati ang Philippine Sports Commission, hindi po sila tumitigil ng pagtulong sa amin. Kaya lang minsan, siyempre, nagkakaroon ng problema. No? Medyo nadidelay ng konti. Pero, pasalamat po kami dahil tuloy-tuloy yung pagtulong nila. Yun sa almost since na, no? Sa Team 17. Apo. Ilan doon ang medalist noong nakaraan? Yan po ay except lang si yung mga foreign athlete po natin na Phil Foreign. Number one po si Natalie Uy. Hindi po yan kasama dati. Si Morrison hindi po kasama. At saka si Aliana Nicolas at saka si Carter Lily. Pati po si Robin Brown. Lima po sila na hindi dati medalist ng Southeast Asian Game kasi hindi pa po sila kasali. So, lahat yung natira? Lahat yung natira po. Medalist po yung medalist. 17. Nasa really gold. Opo. I see. Okay. Gold, silver, bronze. Andun po sila sa range na yun. Okay. May mga natanggap akong mga usap-usapan na kung mga ang athletics normally lagi nagko-contribute lang malaki sa ating kampanya sa abroad, sa SEA Games. Ilan ang tinatarget niyo? Balita ko, 10 plus eh. Alam mo, Eddie, very masyelan itong usapan na ito dahil kasi meron ang form na binigay yung Secretariat ng PSN sa araw. Nakalagay doon, commitment. Uh-huh. Sabi ko, palitan niyo yung word na commitment. Sabi niyo yung aspiration. Ayun. In other words, that is what we are aspiring for. Yes. You cannot commit anything. Yeah. You cannot guarantee. Unless done. You know, unless done. Especially sa sports. Mm-hmm. You don't even know what surprises your opponent has in store for you for that day. At kung wala ka sa mood at that time, pwede ka madali. Pero, our aspiration, our dream is to surpass the 2013. Or a little less gold medals that we won in the 1983 SEA Games in Singapore. And our Nonoy Unso was part of that star-studded team. Sa tingin ba, may pag-asa.
For example, si Joy Tabal, kung manalo yan, di isa na. Si Eric Ray sa 400 hurdles, sigurado yan. Yung ating William Morrison sa shot put. Okay? Si EJ Obiena, saka Natalie Uy. Ano yan? Siguradong gold medal yan. Yung sa ating 200, si Christina Nat. Yung ating 4x100 meter relay na babae. Pwede yan. Yung ating 4x400 na lalaki. Na lalaki. Eric Ray. Walo yan. Si, walo. Yung ating mixed relay na 4x1, 4x4. Pwedeng makuha yung gold dun. So, 10 na. Okay? Of babay course, sila, defending champion si Eric Ray. Si Eric Ray at saka si Aris Toledo sa Decathlon. Okay? Tapos, inaasahan din natin na si sa ating triple jump, pwede tayong si manalo din. And of course, yung si sa Edgar Mali sa 1.5 at sa 5,000. Meters. Kaya medyo merong posibilidad at of course ang hirap din sabihin yan kaya mahirap mag-guarantee dahil alam mo yung kalaban natin hindi naman natutulog yun eh ang Thailand eh ang mga 30 manlalaro ang pinadala nila sa Poland ang Vietnam nasa Japan tayo nandito sa Pilipinas pero palabas-labas sumasali sa mga competition kaya itong weekly relay, gusto natin dalas-dalasan para mabatak ng konti. Hindi mawala yung competitive edge, hindi tamarin. At they have something to aspire for. Kaya pwede tayong makaabot ng 13. So, as a team, hindi pa kayo na-expose internationally. Wala pa international exposure. Sino? Yung ating mga athlete. Ay, hindi, lahat. Karamihan dyan. If not all of them. Yes, may program po tayo na sumasali tayo taon-taon dun sa Vietnam Open, Malaysian Open, Thailand Open. At saka yung ating National Open, nagiging international dahil lumalahok din ng mga 6-7 bansa, no? Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapore. Lumalahok sila dahil siyempre, ini-scout din nila tayo eh. In the same way that we are scouting them, no? Kaya, maraming variables na pumapasok eh. Katulad ni Joy Tabal, ang laki ng kanyang agwat nung sa Kuala Lumpur. Ngayon, meron dalawang tiga Thailand na medyo lumalapit at saka isang tiga Vietnam. Kaya nung nag-usap kami nung isang araw, sinabi ko nga eh, aga-agahan mo na rito ang punta sa Manila. At nang mga talagang bawat sulok ng ruta ng marathon, eh, makabisado mo. Kung saan yung meron lubak dyan na konti o kung ano yung, you know, ito na yung ating advantage, eh, yung hometown advantage. Kaya kailangan eh, sabi nga nila eh, kabayuhin natin yan. let's milk it for whatever it's worth. Yung ating, imagine, gumagastos ka na 6-7 billion, tapos hindi mo pagsasamantalahan yung pagkakataon, eh sabi ko, eh medyo kasalanan na natin yan. Ganyan naman talaga nung first 3 times na nag-host tayo eh. Laging tinetake advantage natin yung hometown. Mm-hmm. Meanwhile, magpapahinga muna tayo. Gala buhay daw. Although wala pa naman kaming sponsor. The new era of Philippine TV has arrived, and we are here to lead the way. Here to deliver unbiased news. Here to spark fearless conversations. Here to redefine intelligence. Here to spread hope. Here to get your adrenaline pumping. Here to give you an inside look. Here to pay tribute to legends. And here to let your genius shine. At the end of the day, we're not just here to inform. Not just here to entertain. We're here to uplift the Filipino spirit. The
Manila Times TV. Aspirational. Inspirational. Kaya, yun nga, nabanggit ni Doc na kumo ang SEA Games ay dito sa ating bansa gagawin. So, let's make the most out of it, no? Gaya ng sinasabi ko nga, first time tayo nag-host ng SEA Games, eh, ultimong mga hindi natin kilala, hindi natin nababanggit, no, Loy? Sila Lucila Alam, biglang lumitaw, nag-gold medal, di ba? Talagang privilegio ng, ano yan, ng host na dahil wala namang pausahing kailangan. Pagkain lang, tsaka yes. Housing. So, kailangan na rin natin talagang gawin yun. Okay. So, everything is possible po na magaganap sa ating Southeast Asian Games. Now, kay Dr. Wico, sir, katatapos lang po nung sports rehearsal, no? Nakita na po natin. Thank you very much po at na-appreciate nyo yung bagong gawang sports facilities. Yun pong Athletes Village, tapos po yung ating bagong athletic stadium. And idadagdag po, meron din tayong aquatic stadium. Lahat po ito ay naaayon sa international standards. So, maganda po. Sa mga nalalabi po ninyong mga trials or qualifying competitions, doon po ba lahat sa national, sa New Clark City na? Oo, doon lahat. Dahil, doon gaganapin yung SEA Games. Aba, eh. So, home, lahat na, mabuti ng masanay, malaman nila yung sulok noon at kung ano. Alam mo, maganda dyan eh. Wala pang 50 meters yung layo ng Artist Village doon sa yes po. Sa venue eh. Maglalakad ka lang eh. Eh, wala na yung sasakay sa bus-bus, of course. Nandun yung warm-up track, no? Yun medyo malayo-layo ng konti, pero tama naman yun. Kasali na sa warm-up nila yung paglakad. Although, magpo-provide pa rin yata ng shuttle bus from the warm-up to the September 15 and 29. So, what about po yung mga training equipment kompleto na po ba tayo na ibibigay po ba ng Philippine Sports Commission kung ano man yung kailangan nila? Ikaw nagtanong, ha? Opo, sorry. No, kahit kasama naman po talaga ito sa itatanong, nagkataon lang po na may commitment si na nagkaroon ng biglaang invitation si PSC Chairman Ramirez, Butch Ramirez from the Senate. Actually, nag-confirm po siya na mag-a-appear dito sa SCOOP Forum today. Okay. But then, biglaan po, mukhang na-overlook lang. ako naman, hindi nagre-reklamo. Opo. Pero parang nagre-reklamo na rin. Eh, okay lang po yun. Kasi, ito nga po eh. Dahil as of now, wala pa yung competition equipment. Sige at, po. Lahat ng equipment na nandun, puro training equipment yun. Hindi pa pwedeng gamitin sa kompetisyon. Hindi papasa yun sa AAA at sa IAA. Pero ang update ko nga po ito, since part din po ako ng FISGO as non-assistant head po sa non-competition venues, nakausap ko po si Connie, yung pong head dun sa sports equipment. May si Connie go? Connie Masangkay po. Masangkay. Nabanggit po niya na yun daw po mga competition equipment yata ay direct na naibibigay yung financial assistance ng Philippine Sports Commission sa bawat NSA. Ako. Yun, ang yun po ang medyo doon kami kinakabahan. Opo, yun po ang latest update ko na nalaman. Discussion naman ito dahil yes, hanggat maaari ayaw namin humawak ng pera. Yes, sana. Dahil kasi ang hirap mag-liquidate. Mm-hmm. Alam mo, na-involved ako sa 1991 SEA Games sa Management Committee. Alam ko yung problema dyan, yung pag-liquidate kasi ang dami na didemanda dyan. Ang dami proseso. Pagkatapos ng SEA Games. Mag-plunder pa tayo. Nananahimik kami dito. Kami, volunteer organization. Yes po. Tapos, baka sa dulo, makasuhan ka pa. Yeah. Teka muna, sandali lang. Abunado ka na, tapos may kaso ka pa. Mm-hmm. Kaya, kami medyo nababahala. Although, binanggit ko na rin to kay Chairman Ramirez nung sa SEA Club Awards noong Lunes. At saka kay Commissioner Maxi. At saka kay Attorney Iroy. Lahat na sila sinabihan ko na yung competition equipment, kailangan. Kasi, Eddie Agnes, ganito, alam naman nila ito eh. Yes po. May mga bidding-bidding na sinusundan dyan. Yun nga po, may bidding process. Tapos, yung mga yan, mga equipment dyan, hindi naman available kagad dyan. Minamanufacture pa yan, hinahanda pa yan. Pakita lang, sa sapatos na lang eh.
Sa sapatos na lang, yung mga special shoes. Pagdating ng summer sa Amerika, pag tapos ng summer, yung mga sapatos na yun, hindi na ginagawa. Yeah. Okay, so naghahanap ka ngayon. Ngayon, short yung time to make up for the lost time. Imbis na padadala yung barko, pati pa aeroplano mo, mas mahal. Mas mahal siya. Alam mo, lumabag ka na dun sa price, ano, limit. Mm-hmm. Edi, COA. Investigasyon yan. Bakit yung ginawa yan? Commission on Audit. Oh, yun na, kaya kami parang nababahala na parang ayaw namin humawak ng pera. Ayaw namin humawak. Dahil kasi kami, ang aming responsibility is the technical, to play. Is to perform for the Filipino people. Training. Not to be bothered by yeah. administrative things and worry about bidding and worry about court cases. Ayan, si Nonoy siguro meron din gusto sabihin tungkol dyan. Well, talagang ano po yan eh. Dahil sa yung karamihan ng gamit namin ay imported. Of course, i-order mo pa sa abroad dyan. No? We have a lot of problems dun sa mga, for example, mga throwing shoes na hindi mo mabili rito. So, in-order po yan sa abroad. Minsan, ang problema po natin, ang size po ng Pilipino, may problema, maliit. Walang makita. Yung throwing shoes lang, namang problema po kami ron eh. Iba-iba, nabanggit yung sapatos, iba-iba yan eh. Mm-hmm. Sa steeplechase, may ibang sapatos dyan. So, sa javelin, meron. Shoes, sa shot put, iba-iba eh. Customized. Kaya, hindi simple eh, hindi komplikado. At kuminsan, magsasalita naman ako ganito, yung mga ibang mga authorities natin na tumitingin sa atin sa transaksyon, parang hindi naintindihan niya. Parang hindi naintindihan. Hindi na appreciate na ganyan ang mundo ng sports. Iba. Iba. Iba ang kultura, iba ang lingwahe, iba ang mga practice. Sa kanong nakaraan eh, mga official na nagtanong sa amin eh, pinatawag po ako, tinanong kung bakit napakarami ng javelin, discus, at shot put na ino-order namin. Kasi I've ordered mga dalawang dosena eh. Sabi sa akin ng isang official, I don't want to mention his name, but sabi niya, hindi pa pwedeng dalawang piraso na lang. Eh sir, sabi ko, kung dalawang piraso po, for example, yung javelin, tumatapong ka ng 70 meters. Pag itinapang, papunta po rin 70, pabalik 70, 100, 140 meters po yun. Eh, yung time po na pagtapon, eh, yung i-spend mo po ron, napaka, imbis na makatapon ka ng 100 tapon, matatapon mo 20 lang. Meron akong comment dyan. Experience ko rin yan. Sa 40 inches ko bilang sports writer, malimit ako kumobo ng track and field. Eh, yung mga kalaban natin, ang dalang javelin o discus o whatever. Napakadami. Lima o pito o wala. Marami. Tayo isa, dalawa. Yung ating atleta, pagkapukol, isa siya pa pupulot doon. Maglalakad. Hindi lang pagod nun, di ba? Minsan po, hindi nila naitama. At saka meron silang tagapulot. Yung ibang Koreano, Chinese, Japan, may tagapulot sila eh. Tayo-tayo lang eh. Nakakaawa. So, sample lang, Eddie, nung nanonood ako, nag-training kami sa Indonesia eh. Nanonood ako ng badminton. Yung ano nila, yung supply nila nung shuttlecock, eh dalawang kariton nung sa grocery na part. Eh samantalang tayo, dalawang tube. Trigger. Kinakapalog, iba. Iba pa yan. Iba pa yung sa babae, iba yung sa lalaki. Yung mga weights niyan, ha? Yung mga... Yung mga shot po, ha? Iba. For example, yung pole vault, eh, depende yan sa weight. Bili ka, na depende sa weight. At hindi lang yun. Meron pang warm-up, may pang competition. Oh, yeah. Kaya minsan, bibigyan ka ng isang pole, yan na lahat para sa'yo. Hindi po pwede yun. Kasi habang tumataas yan, umahaba yung pole. Eh. Habang tumataas yung tinatalo mo, umahaba. Kung isa lang yung pole na binigay sa'yo, hindi ka na makatalo ng mataas. Yeah. Kaya kami medyo parang... at the back of our minds, medyo, I'm not worried, I'm just concerned na yung mga competition equipment na yan, eh, baka mahuli, baka opening ceremony, dun dumarating yung hurdles, dun dumarating yung kung ano-ano, yung photo finish camera, yung timing device, yung timing system. Kaya sana naman, hindi mangyari yan. Kasi kung hindi, lahat ng preparasyon mo nung mga nakaraan taon, masisira dahil lang sa isang kulang na tornilyo, kulang na kwan. So,
Si Agnes na nagtanong sa akin, eh, ayoko na sanang take up yun. No, hindi pwede, sir. Kailangan po talagang itanong yun. Dahil, syempre po, nasa, ano na po tayo, dapat nga final stage na ng preparation natin para naman ma-relax yung ating mga atleta. So, kinakailangan po talagang itanong natin yung tungkol sa kanilang training gears. Salamat na tinanong mo na rin. Competition equipment. At kung talaga bang full support ang gobyerno, di ba? Ang ating national government. Kasi lagi po nating naririnig sa mga balita, hindi naman lagi pala. Yung paminsan-minsan na may event, na may mga special event na tinatawag ang Malacanang, nababanggit po dyan na kailangan ng full support ang ibibigay ng national government sa ating lahat ng national sports associations. So, wala naman po tayong kinikilingan dito. Kundi po, ang aming... kami po ni Tito Eddie, ang amin pong sinusuportahan ng full support ay ang ating mga pambansang atleta. Wala po kaming pakialam sa mga officials, mga bickerings nila. Wala po kaming pakialam doon. National unity, national pride po ang mahalaga. Ang atin pong mga pambansang atleta, kailangan po maging maganda naman yung kanilang gagamitin. Nandito na nga po tayo. And, balak pa po nating mag-bid para sa 2030 Asian Games. So, dapat po makita naman ang pagbabago. Di ba? Kasi lagi na lang pong intriga eh. Pero, at the end of the day, nagkakaisa pa rin po ang Pilipinas. Ang mga lahat ng mga Pilipino. Masakit nga kasi, ang nasisisi atleta eh. Pagkatapos ng isang game, halimbawa, po, na mga bulok talaga atleta natin. Sad game. Eh, kulag. Minsan dyan, meron tayo isang presidente ng bansa. Asian Games. Cover kami. Eh, dalawang gold medal lang nadala natin. Bilyar pa. Mm-hmm. Eh, manginginom yung presidente yun eh. Ano, no? Manginginom. Mm. Nag-inoman kami ngayon sa, ano, na Sheraton. Sabi namin, bakit? Napaka-ano naman ang ating mga atleta. Dalawang gold medal lang. Napaka-alaki ng ating pinalilang delegasyon. Sabi ko, Mr. President, pasensya na ako kayo. May sasabihin lang ako. Ano yan? Eh, alam ninyo, nung paupuin niya yung chairman ng Philippine Sports Commission, tinanggal yung allowance ng ano, meal allowance ng mga atleta. Ay, paano na yun? Tapos hihingan nyo na ng maraming gold medal. Hindi nyo pinalalamon eh, sabi ko gano'n. Sila bukas, tumawag sa akin si Press Secretary, yung kaibigan natin sa media. Ari, punta na Eddie. Sobrang nga yata yung binanatan mo kay Presidente. Bakit? Eh, ba't mo naman sinabi? Eh, yun totoo eh. Tama. Yung PSC chairman na nilagay ninyo, inalis yung pagkain ng mga atleta, hahanapan nyo ng gold medal pagdating dito. O, yun. O, gano'n. May mga gano'ng problema. So, binigay yung pera. Binigay ng allowance, meal allowance, hindi pa rin. Hindi pa rin. Eh, dapat yun. Merong... Yan, mahirap kasi. Ang problema natin actually dito, yung mga leader natin hindi alam ang pasikot-sikot ng sports. Hindi nila alam kung anong pangangailangan ng ganitong sports. Ang pangangailangan ng ganitong sports, hindi nila alam yun eh. Hindi nila, wala silang kaano-ano, ka-idea-idea. Well, importante ilagay dyan yung namumuno sa mga sports. Mm-hmm. Alam mo, ito namang problema natin sa sports, hindi lang dapat sa Philippine Sports Commission. Yeah, hindi dapat. Yan, yan, dahil ang Department of Education kasali dyan, dahil dyan nagsisimula yung kultura ng physical activity at saka interest in physical education and sports eh. Eh, paano magkakaroon ng interest kung ang PE ngayon, 45 minutes a week? A week? Eh, sa mga ibang bansa, araw-araw eh. Dalawang oras. I mean, 45 minutes a week. Sa PE natin, ay tinuturo lang sayaw. Oh. Oh. Well, sabagay, dance sport. Ano dance rin sport. Rin culture, may mga culture. Tapos, importante rin dyan yung mga DILG at saka yung Armed Forces. Ah, yeah. Armed Forces, ang daming mga magagaling na manlalaro dyan. Mm. Sa amin eh, siguro mga 15 ang mga nasa Armed Forces, ano? Mga almost 85%, including yung National Navy, Army, Air Force. Kaso naman, hindi rin developmental na kanilang programa eh. Dahil yung mga sikat na atin, yun ang kinukuha nila dahil sa inter-unit. Precisely, tama ka. Meron sila Little Olympics, di ba? So, pagali nga. Yeah. Well, tama yung sabi rin ni Mr. Wico, talagang hindi lang dapat sa Philippine Sports Commission. Dapat ang Department of Education. Ito rin, ano, ito rin kung ano man ang mangyari dito sa Southeast Asian Games.
hindi dapat ibato yan sa PSC kahit even sa Philippine Olympic Committee. Babalik po tayo at medyo sinesel. The new era of Philippine TV has arrived. And we are here to lead the way. Here to deliver unbiased news. Here to spark fearless conversations. Here to redefine intelligence. Here to spread hope. Here to get your adrenaline pumping. Here to give you an inside look. Here to pay tribute to legends. And here to let your genius shine. At the end of the day, we're not just here to inform. Not just here to entertain. We're here to uplift the Filipino spirit. The Manila Times TV. Aspirational. Inspirational. Okay, Doc, may sinasabi ka kanina. Kung ano man mangyari dito sa SEA Games, kaysa magtagumpay, o hindi masyado maganda, o medya-medya lang, hindi mo dapat pwedeng isisiyan o ibigay ang lahat ng blame sa Philippine Sports Commission or sa even sa Philippine Olympic Committee. Ang Philippine Olympic Committee, umbrella organization ng mga NSA. Wala naman salapian na pwedeng ibigay katulad ng gobyerno, no? Nagpo-provide lang yan. Sila ang POC ang nagsasabi sino ang padadala. Mm-hmm. Sila ang nag-accredit. So, total effort ito This is a system. No one person or no one entity should take the blame or the credit for whatever happens. Katulad dito nangyari kay EJ Obiena. Of course, bibigyan natin ang credit si EJ, pero napakaraming taong tumulong dito. Talagang team effort at saka yung tinututukan namin yung release ng pera, yung things like that. Kailangan kasing tutukan yun . Mm-hmm. Kumisan napapaaway ka na nga at nagkakaroon kayo ng konting problema dahil nga hindi mo naman pera. Pero dahil committed ka dito, katulad dito, there was a time, wala nang allowance yan. Nag-text sa akin. Ubus na yung kanyang personal funds at wala pa yung pera. Mm-hmm. Eh, sabi ko, kawawa yung bata, nag-iisa ron sa Italy. At walang pondong dumarating. Mabuti na lang, nakaabot din. Mm-hmm. So yun lang aking mensahe siguro, Eddie, Agnes, na total effort ito Yung sabi nga, we win as one, di ba? Yun ang sinasabi. So we should come together and work together here as one. At kung meron mang problema, saka na, after the SEA Games. Makaraos lang tayo dito, tapusin ito. Para hindi tayo mapaya. Maganda naman ang signal dahil, yun nga, nung dumating ako rito, yung kwento kay Noe kanina, takot-takotan na negative publicity na nangyayari sa atin sa ibang bansa. Yung ibang mga sports writer na mahalang Pilipinas, tayo sa akin, ano bang nangyayari? Sabi ko, wala ako dito. Layapos, layusin natin. Yung pagdating ko dito naman, hindi naman sa pagmamalaki, dito rin sa scope na to, yung first edition namin, ginigbita ko yung dalawang nag-aaway na faction sa PSC, si POC. Pero pinagharap ko rito, parang ako kaibigan pinagkamay ko. Sabi ko, kung ano man, kung diferensya nyo, kasundo-sundo man na tayo, alang-alang sa bansa, alang-alang sa Southeast Asian Games, pagkatapos ng Southeast Asian Games, saka ulit tayo magbuno. Di ba? Diba? Ayusin mo lang ito. Nag-ayos naman sila. Wala nang problema ngayon. Sila. PLC, wala nang problema. Si Joey hindi nakalating. At meron daw inasikaso sa Singapore. So, si Tony Arañas ang pinadala niya. Si Bamboy laman lang dito. Pare-pareho naman tayong Pare-pareho tayong baliba ng ulo . Magkasundo muna tayo ngayon. Saka na, pagkatapos. Yan naman na nangyayari sa atin. Diba? Lahat naman tayong, lahat na beses tayo nag-host, lagi naman may problema . Noong 1981, nag-opening ceremony, may mga pumupuk-puk po sa backstage. May na-reglo pang
Yeah, pero alam mo, ganun, in-expect ko rin yung mangyari dito. Pero makaraos. Magaling tayo. Yung panahon ni Corey, diba? Kagulo din. Ay, lalo naman yun. May mga natural ano na dumapo sa atin. Pumutok yung pinatubo. Nagbagyo sa ano, di ba? Nagmaha sa Leyte. Sabi ng mga opisyal, Madam President, eh, i-surrender na natin sa mga talaga makaka-afford. Sabi ni Corey, hindi. Commitment natin ito, tagawin natin ito. Pininturahan natin ang Maynila, nag-respond yung ating mga atleta, second place tayo. Yun ang legacy ng Corey sa ating sports. Most number of medals. To think na ang isang iso sa kanya, wala namang sports siya, kundi madyong eh. Which is not even true. yeah. Kaya yun ang ano. Mabuti naman pala, lumabas si ano, si Vienna. Yeah. Sinulad okay din pala niya. Ano. So sir, thank you very much po kay Dr. Wico, Dr. Philip Ella Wico, kay Director Nonoy Unso. Salamat po sa pagdala niyo sa 4th edition ng Revive School Forum. And congratulations po. Para dito kay Ernest Jan Obiena, nasa front page po siya ng Manila Times. Siya po ang first Filipino Tokyo Olympics qualifier natin. So, i-root po natin siya. Suportahan po natin siya kahit po next year pa ang Tokyo Olympics. Pero po, siyempre, tangkilikin po natin ang 30th Southeast Asian Games. Tulungan po natin lahat ng ating mga atleta. Suportahan po natin. Moral support. Lahat po ng klaseng suporta. Lahat po ng media, social media platform. Tulungan po natin sila. Big boost po sa kanila yon. Thank you very much po, sir. Ha-ulit. And kay Dr. Dante Ang, thank you very much po, sir. And see you po next week. Okay, maraming salamat po. At hanggang sa susunod na linggo, meron po din tayong ibitahing mga official ng National Sports Associations na gaya ng Patapa para naman ilahad sa atin. Kasi marami po sa inyo, nagdududa talaga kung tayo yung mga pinagsasabi, pa sa, pinagsasabi namin sa dyaryo, ay totoo ba? Sa Patapa po, totoo. Hindi na magsampo. Yung sinulat ko, 10 eh. 13 pa pala. So, you know, bigyan natin ng kasiyahan yung ano, yung peace of mind ng ating mga atleta. At saka, ang importante po ha, pagdating po ng SEA Games, manood tayo. Kahit na malayo-layo yung mga main hubs, wala tayong magagawa doon. Ibinibenta natin yung ating bansa sa ibang bansa. Mag-host tayo ng Asian Games, pangarap natin, Olympics pa. So, kaya nagtayo po tayo ng bagong stadium sa New York Clark City at magagamit po natin yan. Yung gastos, mababawi po natin lahat yan. Maraming po salamat at hanggang sa susunod na episode ng ating Scoop Forum. Maraming po salamat. Okay.